Isang rin ba sa pumipila sa tindahan ng bibingka, lalo na kapag simbang gabi? Ngayon, hindi mo na kailangan pumila. Dahil sa bahay, kahit anong oras, pwede mong lutuin at makain ang classic na bibingka. Kaya, let's get it on! Ang gamit natin dito ay isang box or tumitimbang ng 500 grams, kalahating kilo, kumbaga. Dalawang plastic yan. Gupitin na natin yan at ibuhos na natin dun sa ating mixing bowl. Then maglalagay tayo dito ng dalawang itlog, 2 cups of coconut milk. Then atin itong haluin hanggang sa mag-well combine ang ating mga ingredients. Then maglalagay din tayo dito ng 1 cup of fresh milk. Set aside muna natin yan at tayo ay magbabalat ng salted egg or yung itlog na pula. Siyempre, kailangan may itlog na pula dahil special ang ating gagawing bibingka. Ikaw, kapag ikaw ay kumakain o bumibili ng bibingka sa kalye, ano ang nakalagay dito or ano ang toppings niya? Pakicomment mo naman. Magpapainit tayo dito ng ating kawali. Brush natin ito ng butter. At pwede na nating ilagay yung ating mixture. Yung sakto lang sa ating kawali ang inilagay natin dito. Sunod, lagyan natin ng itlog na pula. So dapat ang apoy ninyo ay medium to low heat lang. Hihintayin muna nating maluto yan bago natin lakasan yung apoy. Then maglalagay tayo dito ng grated cheese. So napapansin niyo yung ating bibingka ay bumubula-bula na. Ibig sabihin gumagalaw na siya. Pwede na nating lakasan yung apoy niyan. At sa puntong ito, eh pwede na natin niyang baligtarin. So nakita nyo, medyo sunog na. Pero tamang-tama lang yan. Lagyan natin ito ng butter. At syempre, pwede ba namang mawala ang dahon ng saging dito. So alalay lang ulit tayo dun sa kabilang side. At kapag luto na yan, eh pwede na natin niyang baligtarin ulit. So ito, saktong-sakto na to. Kaya hanguin na natin. Maglalagay ulit tayo dito ng grated cheese sa ibabaw. At syempre, ang niyog. Yan na ang kukumpleto sa ating bibingka. Kaya, and there you have it, KND Nation, mga kadadilisyus. Ito yung ating version ng bibingkang pancake. Anumang oras, eh pwede mo nang matikman at malasap ang paboritong kakanin sa Pasko.